Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Patuloy na hinahasa ang galing ng mga Pinoy athletes sa Cambodian martial arts na kung tawagin ay Kun Bokator. Marami po ang humahanga hindi lamang sa lakas ng Pinoy fighters kundi sa kanilang determinasyon at maging sa sportsmanship. Magpapatrol, Rhea Soconnice! April 2023 nang unang ipakilala ang Cambodian martial art na Kun Bokator. Ito rin ang unang pagsabak ng mga atletang Pinoy sa Kun Bokator bilang isa sa mga pre-SEA Games event. Ang Kun Bokator ay isang estilo ng tunggali ang gamit ang hand-to-hand combat at sandata. Ito lang Nobyembre 2022 na aprobahan ng UNESCO ang Kun Bokator sa World Heritage List. Baguhan man, humakot dito ng medalya ang mga atletang Pinoy. Nitong December 15, lumaban ang mga fighter ng Sambo, Pilipinas na sina John Macleary Ornido at G.R. Castillo. Main event ang 20 anyos na si Ornido na sumabak sa unang pagkakataon sa Kun Bokator. Kalaban niya ang 37-year-old Cambodian na si Chan Ruthana na naig sa overall ng Kun Bokator si Chan Ruthana pero lamang naman sa takedown si Ornido. Opener para sa akin na binuksan niya ako ng bagong pinto para mas maging better sa sarili ko. I accept my defeat. Of course, I did some error there, but I accept my defeat. Kumay naman si G.R. Castillo laban sa Cambodian na si Rin Sarot. Nagpakita ng lakas at kakaibang estilo si Castillo na tinaguri ang Snake Man. Pero knockout siya pagdating sa round 3 nang matamaan ang kanyang ulo. Ilang minuto matapos binigyang pangunang lunas, itinaas pa rin ni Castillo ang kanyang mga kamao. Mas napahanga ang mga manunood sa lakas ng Filipino fighter. We fall, but we never stay fall. Always stand up. After a fall, we stand up. Next time, I hope sana makalaro ulit ako. Still learning the martial art of Cambodia. Positibo naman ang kanilang coach na si Jerry Legaspi na mag-i-improve pa ang kanilang training sa Cambodian martial art. Medyo malapit kasi ako sa Sambo. So yung rules, medyo malapit rin. Kasi like parang mga takedown, sa submission, kailangan medyo mabilis. Kaya medyo mabilis kami mag-adapt. Yung kaiba lang, it's yung meron kaming short na curves ka, yung parang gi dito, nakaubad mga tao. Talo man, hanga si Legaspi sa ipinakitang galing ni Ornido at Castillo dahil mga superstar ng Cambodia. Sa larangan ng martial arts ang kanilang mga nakalaban. Hangad ni Coach Legaspi na tulungan ng Cambodia ang Pilipinas sa paghasa ng mga fighters sa Kun Bokator para mas mapalawak at makilala pa internationally ang kanilang martial art. Para sa TFC News, Rhea Soconnice, ABS-CBN News Cambodia. Napuno ng kasiyahan, kantahan at ibang pakulo ang Paskong Pinoy 2023 sa Norway. Bida sa pagtitipon ang inaabangang Choral Festival. Mula Oslo, nagpapatrol Marco Camas. Daan-daan ang dumalo sa taon ng Paskong Pinoy 2023 na inorganisa ng Philippine Embassy in Norway. Limang grupo ang nagsama-sama sa gabi ng Choral Festival. Kabilang dyan, ang choir mula sa Seventh-day Adventist Church, Philadelphia International Church, Jesus is Lord Church Norway, St. Johannes Church Choir, at St. Joseph the Worker Parish, Hunefoss. There is a choral festival of choirs, of Filipino choirs from the various churches in Oslo and neighboring areas. So this is a celebration of Christmas with a tradition in the Philippines that we start early celebration. And it is also a platform for several Christian churches to come together through their music, through their choirs, to come together and celebrate with the Filipino community. Di lang puro kantahan, di nawala sa okasyon ang mga paboritong Pinoy food na ibinida sa kanilang food bazaar. May paraffle rin para sa exciting prizes. This is a really, really
season for the Christmas, and I really enjoy my stay here on this event for the Pascon Pinoy. The reason why I'm here is that I want to be part of the Filipino communities. I really want to enjoy it with you. So thank you for the opportunity for me to come here to celebrate with this with you tonight. Napakasaya na pakinggan namin ang mga songs at nagkita-kita kami, nagkakilala kami at kahit pa paano parang nasa Pilipinas kami ngayong Pasko. Pangako naman ni Ambassador Foss. Hopefully, we will have another Paskong Pinoy next year, Paskong Pinoy 2024, which is much bigger, more livelier, and a lot more fun and a lot more raffle prizes to be given to the lucky winners. Para sa mga dumalo, sapat nang may pagdiwang ang Paskong Pinoy sa piling ng mga kababayan. Para sa TFC News, Marco Camas, ABS-CBN News, Oslo, Norway. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang po sa news.abs.cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya!